Kingdom greetings from Global Diplomat College Center, Manila, Philippines. Welcome to everyone listening to our Kingdom teaching in English and Tagalog version in our YouTube channel, Global Diplomat College Center, Kingdom Teaching. As Jesus preached and taught his disciples only one message, the gospel of the Kingdom of God. And we are all disciples of the Lord Jesus Christ, commanded to preach the Kingdom of God. Ang session teaching po natin ay about coronavirus COVID-19, God's Judgment on the Nations, Part 1. Pag-aralan po natin at tignan kung ano ang sinabi at sinasabi ng Diyos sa mga talata. Ang Biblia ay aklat tungkol sa mga laws ng Diyos. Ito ay tungkol sa hari, ang hari ng kalwalhatian. Ang Biblia ay tungkol sa kanyang kingdom, the kingdom of God, at ito ay tungkol sa kanyang royal family or the kingdom citizens. Ang original na plano ng Diyos ay itatag at i-extend ang kanyang heavenly kingdom sa lupa na siyang colony ng heaven. Ang mga bansa ay nagpapanik sa iba't ibang dako ng mundo upang maghanap ng solusyon paano mapagaling ang coronavirus o COVID-19 na isang pandemic na. So ang ating pag-aaralan ay tungkol sa coronavirus, COVID-19, ang kahatulan ng Diyos sa mga bansa. Ito ay unang bahagi. So meron tayong isang mundo at meron tayong meron tayong isang earth at dalawang world. So ang una ay ang world na ng world o ang sanlibutan at tinatawag na evil world na siyang kinokontrol ni Satanas. At ang pangalawang world ay ang Kingdom of Light o ang kaharian ng Diyos. At ang mga kumikilala kay Kristo at sumusunod sa Kanya ay yung sa Biblia, sa salita ng Diyos ay nailipat na mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng Kanyang Anak. So lahat ng mga nagpapasakop sa salita ng Diyos at sa Kanyang kalooban, inilipat na. So ang buong mundo ay nasa turmoil o kaguluhan. Turmoil around the earth. So ito yung update ng World Health Organization. Ito yung world's update. So tayo ay nasa mga, ito yung mga pasimula ng mga huling araw. So sinasabi nila ng estimated na raw infected sa buong mundo ay 210,000 plus sa loob lamang ng mula December, kasi yung outbreak ay nagsimula noong December. At meron tayong 10,000 plus na namamatay buong mundo. Pinakamarami sa siyempre sa China. Pero sa panahon ngayon ay 4,000 ang mahigit yung namamatay sa Italy. Mas marami pa kaysa sa namatay sa China. So talagang sobra yung yung mga infected sa China, sa Italy. At meron na tayong 86,000 na naka-recover. So wala pang halos kalahati. Pero ayon naman sa Johns Hopkins University, meron ng 260,000 na infected at 87,000 na naka-recover sa China at 11,000 na ang death toll ngayong March, as of March. Pero kung titignan natin yung mga sinasabi ng mga secret blower mula sa China ay ipinapakita nila na milyon na ang namamatay sa China. So hindi talaga binibigay yung data, no, yung actual data o actual numbers na namatay na sa China pa lang. At ito ay nakakagimbal. So ito yung update, news update mula sa kaharian ng kadiliman. Ngayon naman ay ang update natin sa kingdom update, kingdom. No, to ay good news. So, ano ang remedy o solusyon para gumaling sa COVID-19? So, sabi ng pamahalaan at ng medisina, maghugas ng kamay, mag-alcohol, magsuot ng face mask kung meron kang symptoms, no? Kasi sa totoo lang, wala pang gamot o cure o medication
na naiimbento. Pero ayon sa mga secret source ay ang COVID ito ay orchestrated ng mga gobyerno. Siyempre, ito ay kanilang pinlano para 1/3 ng world's population ay mawala sa mundo at pagkaroon para makontrol. Ito ay preparation para sa isang one world government. So, tayo ay dapat na mga maghanda. So, para maunawaan natin ito, kailangan doon tayo sa sinasabi ng Diyos sa Biblia, ang konstitusyon ng kaharian ng langit. So, sa Exodus 23:25, basahin natin. Atin niyang paglilingkuran ang Panginoon niyong Diyos, at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Ang sinasabi sa Exodus 23:25 ay paglingkuran, o sa English ay worship the Lord your God. Ang Diyos ay Panginoon. Ang ibig sabihin ng worship ay ikaw ay magpuprostrate. Ikaw ay magbe-bend down, o ikaw ay luluhod. Ang ibig sabihin ng prostrate, ikaw ay you will lie down na ang mukha mo ay nasa lupa. So, ang worship ay para lamang sa Lord. Worship is ascribing to the Lord. Ibig sabihin ng ascribe ay binibigay mo sa Kanya ang lahat ng credit. Pinaparangalan mo siya. Ascribe means humbly giving credit and acknowledgement to God, the Lord, the King, for the attributes and characteristics that already belong to Him. Ang ibig sabihin sa ascribe ay pakumbabang binibigyan mo ng credit, parangal at pagkilala ang Diyos na ating Panginoon, at siya ay hari sa kanyang mga katangian. Siya ay nag-iisang Diyos, siya ang lumalang ng langit at ng lupa, siya ang lumalang ng mga bagay na nakikita natin. Siya nagmay-ari ng lahat ng meron tayo. Kaya lahat ng bagay ay, lahat ng pagsamba ay para sa Kanya lamang. Ang Panginoon ay hari, at in-identify ng Diyos ang Kanyang sarili na siya ay hari. Siya ay pinanganak na hari, siya ay hari ng langit, hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. So, worship the Lord your God. Ang lahat ng Lord ay hari. At bakit natin siya kailangan i-worship? Sapagkat ang kanyang blessing, ang kanyang pagpapala ay mapapa sa ating mga pagkain at mga iniinom. At kanyang aalisin ang mga karamdaman sa gitna natin. Pag ino-worship natin siya, buong bansang Pilipinas, buong mundo, sambahin ang Diyos, ang Panginoon. Aalisin niya itong COVID-19 na to. Hallelujah! Sapagkat ito ay kanyang sinabi at ang Diyos ay hindi magsisinungaling. Ang corona disease ay aalisin niya sa inyo. God's judgments on the nations. Sa Ezekiel 7:14 and 15, basahin natin. Nagsihihit sila ng pakaka at nagsihanda, ngunit walang naparoroon sa pagbabaka, sapagkat ang aking puot ay nasa buong karamihan naon. Ang tabak ay nasa labas, at ang salot at ang kagutom ay nasa loob. Siyang nasa parang ay mamamatay sa tabak, at siyang nasa bayan, kagutom at salot ay lalaman sa kanya. Ang judgment ng Diyos, nagpadala siya ng pestilence, kagutuman, mga lindol. Sa Ezekiel 33:11, sabi dito, sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong karangalan o kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay o sangbayan ni Israel? Lahat ng mga bansa sa buong mundo, manumbalik sa Diyos. Mga pangulo, mga leaders, mga lawyers, mga doctors, judges, mga workers ng iba't ibang sangay, mga sundalo, mga bankers, mga media, lahat tayong mga tao sa buong mundo. Talikuran ang lahat ng masasamang gawa. Bakit kailangan ninyong mga matay?
Ngunit kung hahanapin natin ang Diyos at tatalikuran ang masasamang gawa, Siya ang magliligtas sa atin. Sa Matthew 24 verse 7, nagbigay ang Panginoong Jesus ng isang prophetic word sa nangyayari sa ating panahon ngayon na isa ng pandemic disease. Almost 2,000 years ago, ang salitang ito ay sinabi ng ating Panginoong Jesus habang tinuturuan niya ang kanyang mga alagad at sinabi niya, "Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan." Nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng pasimula ng kahirapan na mangyayari sa buong mundo. Ano ang pestilence? Ang pestilence ay isang nakamamatay na sakit na umiipekto sa buong bansa o ngayon ay buong mundo na. Ito ay salot na pumapatay ng libo-libo, maging daang libo. It is a highly contagious disease, nakamamatay. At sabi, magkakaroon ng gutom, famine, starvation, hunger, financial crisis. Ang mga ekonomiya ay magkukulapse. Ano ang pestilence o salot sa Biblia na sinabi ng Diyos sa aklat ng kasulatan, sa aklat ng Revelation 6 and 8? "At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya, at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa." Ang maputlang kabayo ay ang salot na nararanasan ngayon sa buong mundo. Ito ay dumating na sa mga bansa. Sa aklat ni Ezekiel, chapter 38 verse 1, at tayo ay jump sa 22 and 23. Ang Diyos ay nangusap kay Ezekiel. Si Ezekiel ay isang propeta ng Diyos. Ang sabi sa verse 2, "Anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog na prinsipe sa Kos, sa Meshek at sa Tubal, at manghula ka laban sa kanya." Ang Gog ay ang Diablo mismo. "Pumaroon ka at dalhin mo ang mensaheng ito sa Diablo kay Satanas na siyang nagkukontrol sa mga bansa sa buong mundo. Ang sabi ng Diyos, ilalagay kita sa paghatol na may salot at ng dugo at pauulanan ko siya at ng kanyang mga pulutong at ang maraming bayan na kasama niya ng napakalakas na ulan at ng mga malalaking granizo, ng apoy at ng asupre. Humayo ka at sabihin, aking hahatulan ang maraming bansa. Magpapaulan ako ng apoy at ng granizo at ng asupre." Sa aklat ng 2 Thessalonians 1 verse 8 and 9, sinulat ni Pablo ang sulat na ito. This is a letter of Paul to the Thessalonians. "Na maghihiganti sa hindi nagkisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagkisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan." Ang Amerika ay hinuhusgahan na ng Diyos, maging ang China, maging ang Japan, maging ang Russia, maging ang mga European nation, lahat ng mga bansa, Caribbean nations, Asian nations, lahat ng mga bansa ay dinajudge na ng hari ng kaluwalhatian. God's judgment upon the nations. Meron tayong 7.7 billion human people living on planet Earth today. Ang panahon ng kahalayan, ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapot ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi. Magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ito ay isang batas, isang command
mula sa kaharian ng langit. Nais kong encourage ang bawat isa sa inyo sa sitwasyon natin ngayon na mga batas na pinag-iral ng ating mga pamahalaan ay sundin natin sapagat ito'y sa ating kaligtasan at safety. Sundin ang bawat ordinansa ng mga namumuno sa pamahalaan. Sundin ang mga laws sapagat ang mga batas ang magpuroprotekta sa ating mga pamilya, sa ating mga barangay, sa ating mga bansa. Ngunit ang batas ng Diyos, sinasabi sa aklat ng Roma, "The law is holy, and the commandment is holy, and just, and good." Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Sinabi kanina na magiganti ang Diyos sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, no knowledge of God, the King, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Jesus has a gospel. At ano ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus? At bakit dumating ang coronavirus o COVID-19? The Gospel of Jesus Christ sa aklat ng Matthew 4:17. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." The first inaugural message ng ating Panginoong Jesus, "Magsisi kayo, repent." Ang salitang repent o pagsisisi ay hindi iyong pupunta ka sa altar at sasambitin mo ang sinner's prayer. Hindi yun ang repentance. Ang pagsisisi ay metanoia. Ang ibig sabihin ay pagbabago ng isip. Change the way you used to think. Baguhin ang pag-iisip, baguhin ang puso. Ang pagsisisi ay nagsisimula sa kaloob-looban natin. It's the work of the Holy Spirit. And the Holy Spirit ang governor ng kaharian ng langit para iugnay muli tayo sa kaharian ng Diyos, to connect us back to God. Magsisi sapagkat ang kaharian ng langit ay narito na. In the original meaning, maraming pamahalaan sa buong mundo, ngunit isa lang ang kaharian ng Diyos, the invisible kingdom. Ang kaharian ng Diyos ay narito na. Ang kaharian ng Diyos ay bumaba na. Ang Panginoong Jesus ay lumilibot sa iba't ibang dako at ipinangangaral ang kaharian ng Diyos. Ito ang kanyang ebanghelyo. The good news is the gospel of the kingdom of God. Sa aklat ng Genesis 1:26-27, nasusulat. At sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa." At sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan o dominion." Ang ibig sabihin ng dominion ay authority, royal power, kingdom, the power to rule, the power to control, the power to lead. Nang lalangin si Adan ay binigyan siya ng kautusan ng Diyos, ngunit nilabag ni Adan ang kautusan ng Diyos. At ang tawag sa paglabag na ito ay pagtataksil o treason, pagrerebelde o rebelliousness. Bumagsak ang tao mula sa kapamalaang binigay sa kanya ng Diyos. Nawala sa tao ang dominion power o ang kapangyarihang mamahala. Nahulog ang tao mula sa kapamalaan, sa kaharian. Man lost dominion power over the earth. Mula noon ay meron ng mga sakit, mga salot, chaos, mga pagkakabahabahagi, digmaan, patayan. Bakit? Sapagkat pag walang batas o kautusan, mayroong chaos o kaguluhan. Binigyan tayo ng Diyos ng kingdom dominion over diseases. Isa lamang ang mensaheng ipinangaral ng Panginoong Jesus, ang tungkol sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, tungkol sa kanyang pamamahala o pamahalaan. Bakit? Ano ang kingdom o kaharian? Ang kingdom ay isang government
na pinamumunuan ng isang hari. At ang Panginoong Jesus ay isang hari. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang pagdating ng Panginoong Jesus ay para ma-restore o mapanumbalik sa tao. Mapanumbalik ang tao muli sa kanyang kapamalaan. To restore man back the dominion he lost. Nagdidepende ngayon ang lahat sa mga scientists, medical experts, and doctors. Ngunit kailangan natin bumalik sa ating manlilikha, sa ating source, sa nag-manufacture o nag-produce sa atin. Ito ang cure kung paano gumaling mula sa coronavirus o COVID-19. Sa aklat ng Luke 9 verse 1. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo. At upang magpagaling ng mga sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. You need power and authority. The same authority and dominion na nawala sa tao. Tinawag niya ang kanyang mga alagad at binigyan sila ng authority and power that was lost in Adam. Na ninakaw. Itong authority and power na to ay ninakaw ng isang unemployed cherub. Ang kanyang pangalan ay si Satanas. And Jesus came to restore that power, that dominion, authority back to mankind. At tinipon niya ang kanyang mga alagad at binigyan sila ng kapamalaan at kapangyarihan. Saan? Laban sa mga demonyo, magpalayas ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga may sakit. So ito ang kailangan natin. The power and the dominion to heal all kinds of diseases. Magpagaling ng mga may sakit, lahat ng mga may karamdaman. Maging ang coronavirus disease na ito, lahat ng karamdaman, cancer, diabetes, o ano pa mang mga karamdaman, mayroon tayong kapangyarihan at kapamalaan, magpagaling mula sa Diyos, our God, Almighty God, King of Kings and Lord of Lords. We have kingdom, dominion, power over COVID-19. Hallelujah! Verse 2, at sila'y sinugo niya upang ano, ipangaral ang alin, ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. We are sent to preach the kingdom of God. Nawala sa church ang kapangyarihan at kapamahalaan. Ang church o eklesia ay dapat sila ang cabinet ng hari. Ngunit, na-reduce sa religion ang eklesia. Ngayon, ibinalik na muli sa tao ang kanyang authority at power. Lahat ay confused, lito at di alam ang gagawin. Ngunit kung hahanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, lahat ay pawang idaragdag sa inyo. God will restore back all the jobs that were lost, all companies that have been closed. God will bring back things to normal sa lahat ng mga bansa. Sa Isaiah 55:7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Turn away, turn back from your wicked ways. Lahat ng mga ginagawa, lahat ng ating mga masasama o lahat ng inyong mga masasamang ginagawa, lahat ng ating mga masasamang pag-iisip ay ating talikuran. Bumalik tayo sa ating Diyos na buhay. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin, kaawaan tayo ng Diyos. Lord, kahabagan mo ang mga bansa. Sa aklat ng 2 Chronicles 7:13. Kung aking sarhan ang langit, na ano pat huwag magkaroon ng ulan, o kung sinong aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha at likuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan
at papagalingin ko ang kanilang lupain. Kung ikaw ay bayan ng Diyos na tinatawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus, magpakumbaba, dumalangin, mag-ayuno, hanapin ang mukha ng Diyos, talikuran ang mga masasamang mga lakad, talikuran ang paglalasingan, talikuran ang pangangalunya, talikuran ang pagnanakaw, talikuran ang pag-isip ng masama, talikuran ang lahat ng mga kasamaan. Bakit? Didinggin ng Diyos ang ating mga panalangin, patatawarin niya ang ating mga kasalanan at pagagalingin niya ang ating lupain. Mawawala ang COVID-19 na ito. Hallelujah! Ito ang balita mula sa kariyan ng Diyos. This is LV, God's Pastor and Ambassador from Global Diplomat College Center, Manila, Philippines, Kingdom of Heaven News Anchor. God bless you and your family. Kung saan mangdako kayo naroon, let us prostrate before God. Worship Him only. Kasama ng inyong pamilya, turuan ang inyong mga anak na sumamba sa Diyos. Siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Hallelujah. Blessing and glory and honor, dominion and power and might and riches be unto the Lord our God. You are King. You are the Lord our God. Hallelujah. You are the Lord our King. We declare you are the King of the Philippines. You are the Lord of the Philippines. You are the Lord of all the nations. Worship Him in your spirit. Oh Lord, we worship you. We humble ourselves before you. And we turn from our wicked ways. Because, Lord, you have written, it is written, you shall forgive our sins and heal our land. God bless you and God bless all the nations of the world. God, heal our land. Abba, Father in heaven, heal the land. Send healing, O God, among the nations. In the name of the Yeshua, Lord God and King, forever and ever. Amen and amen.